mapait, manghang na mga katanungan, panahon na po ninyo magtanong. Bakit maraming kriminal na Muslim? Bakit may mga horimentadong mga Muslim? May mga Muslim na mag-utang hindi marunong magbayad? May nagaganso? Ha? Alahos na lang, Bagyo ay dahilan sa Muslim eh. May lindol sa atin. Parang Muslim na lang lahat eh. Ha? Pero yung mga kurakot sa atin, mga general, mga senador eh, wala namang nag-isip na Kristiyano yun. Ha? Ha? Yung sa atin, pag masama ang isa, si Abdullah masama, si Abdullah masama, si Muhammad masama, iniisip Muslim eh. Pero kung si senador, di ko lang banggitin ha, general, hindi na naman isip Kristiyano yun eh. Ha? Pangalan lang iniisip. Pangalan, si general, si senador, ganito lang. Vice mayor, ganito lang. Hindi iniisip nga, Kristiyano, masama. Pero kung si Muhammad, si Abdullah, ang magkakasala, iisipin ka agad ang sama ng Muslim mo. Oh. Sige, tanong. Oh. Sige, tanong. Nahiya magtanong. Brother, magsasalita ko, baka sa tapang ko siguro magsalita, dahil sabi nila, masyadong matapang magsalita. Baka natatakot silang ngunguyain ko pag nagtatanong. Eh, hindi po ganun. Ha? Ganito lang po ang busis ko, pero malambot po at cool-cool po ang puso ko. Okay? Ha? Okay. Magtanong, brother. O, sige, ikaw magtanong. Ah, baka walang pangalan yan. Huwag mong tanongin. Ha? Dito, simple lang na tanong, brother. Kung tatanungin mo, ha? Sumagot. Ah. So, bigyan mo, regalo. Sigunin mo, regalo. Oh. Hello. Oh, maganda. O, ito, maganda. May si brother nagtatanong. Halika dito para makuha sa ano YouTube. Halika dito. Gusto ko may YouTube ka dito. Bisaya ka dong no? Halika, sa tunada pa lang, Bisaya ka eh. Pareha ta, halik. Kameraman, focus kameraman. Baboy, bakit hindi kumakain ng baboy ang Muslim? Mayroon bang taong kumakain ng baboy? Paakon man ka na dong. Abitawa, ako ang tubagon, ako na tubagon. Abinaan ko yung microphone. Regalo. Oh, tansan-tansan. Bigyan mo ng regalo. Paano regalo dong? Paano? Paano? Sa ato dong, may mangutana, subri ang ihatag, wala pa'y sulod. Dere, dele. Okay. Ang tanong ko ni brother, saan kayo sa atin? Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Nakapuyo kong nasarit dong? Nasarit, oo. Cagayan de Oro City. Okay. Cebuano ni. Okay. Ang pangutanan niya sa mga Bisaya, sa mga Cebuanong manonood sa YouTube, ngano daw, nga mga Muslim, dili mukaon o baboy? Sa mga Tagalog naman, bakit ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy? Unang pinaka-main talaga na dahilan, ang Diyos mismo nagbabawal. Nagsabi siya sa Quran, Suratul Maida, chapter 5, Quran verse 3, at ang Diyos mismo nagsabi rin sa Biblia mismo, bawal din kainin ang baboy. Leviticus 11:7. Bawal karumal-dumal, sabi nila. Karumal-dumal. Wala nang kwani. Wala nang sa Bisaya. Kining Tagalog nga, karumal-dumal. Basahin ko doon ha, sa Tagalog. Sa Bible. Sa Quran mayroon. Pero Bible, baka hindi ka maniwala sa Quran. Okay. Basahin ko muna sa Biblia. Tagalog kay matindi yung Tagalog eh, mabigat eh kaysa sa Bisaya. Karumal-dumal, mayroon bang sa Bisaya karumal-dumal ulit? Leviticus 11:7. Nagsabi dito. Tungkol sa baboy ha. At ang baboy. Grabe. At ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak. Data po at hindi na ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag niyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo.
Grabe. Wala eh, walang Bisaya sa karumaldong-maldong, no? Sa Bisaya, ngilngig. Siguro, ha? Pwede. Pwede nga, ngilngig kayo. Pero do, ngilngig dong, ang biko, ngilngig man po. Pero lami man. Okay, bisay. Karumaldong-mal. O, sabihin na to, grabe. Ang rason ni, ang tanong ni brother, bakit? Sa Quran meron din, Quran chapter 5 verse 3. Bawal din ang baboy. Pero warang dagdag na karumaldumal. Mas grabe ang Biblia. May karumaldumal na sulat. Pero bawal lang sa Quran. Hindi lang baboy ang bawal ng pagkain. Dugo, inaalay sa mga jus-jusan, at yung mga double dead, bawal po sa Muslim. At saka yung may mga pangil dito, bawal. So tungkol po sa baboy, ang tanong ni brother, bakit po ang baboy ay bawal? Ito is my own explanation. Ang Diyos hindi nag-explain. Ha? Ang propeta hindi nag-explain. Bakit? Sa unang panahon kasi, pang propeta, pag nakatanggap siya ng revelasyon, it's either i-memorize niya or isulat ng mga disipulo. So, propeta, kung ikaw, example nga, propeta, pagbagay, huwag ka kakain ng baboy, you cannot afford to say, Panginoon, bakit? Ibang propeta ka, sabi ng huwag kang mag-asawa ng, huwag kang mangalunya, bakit Panginoon? Huwag kang magnakaw, bakit po? Huwag kang magpatay, bakit po? Pag ang utos ng Diyos ay makasunod nga, bakit ay hindi ka propeta? Dahil ang propeta, pag nakarinig siya, tutuparin niya. Pero normal tayong tao ngayon, magtanong, bakit? Kaya, dito tayo sa explanation. Explanation po ng mga scientists at mga doctors, kasama sila, mga doctors and scientists. The number one, sabi nila, number one possessor of parasites. Parasites, yung mga kagaw ba doon? Mayroong tinatawag na Erypelostrix, Rosciofati, Balantidium coli, tapeworm, hookworms, ringworms, basta hindi bababa ng 30 types of parasite in the baboy, sa baboy. Sabi nila, the parasitologist, sabi nila, this kind of parasites are transferable to human body. At sabi nila, mayroong kagaw sa baboy. Kagaw pa rin sa Tagalog? Yung germs ba? Kagaw rin? Sa Bisaya, ay doon to sa Tagalog. Basta sa Bisaya, kagaw, ha? Microbium. Hindi, microbium. Espanyol yan. Microbes kung sa English. Microbio sa Espanyol. Okay. Sabi nila, there are germs or there are parasite in the pig. In the pig, P-I-G. Nga, hindi mamatay kung hindi mo pabukalan ng tubig 24 hours. Sino ba magluto ng baboy na pakukuluan niya ng 24 hours? At mayroon ding germs sa baboy or parasite sa baboy na hindi mamatay sa boiling point. Hindi mamatay sa boiling point. Saan mamatay? In freezing point. Sa freezing point. Na-freeze siya, saka na siya mamatay. Ay, sino naman magluto na 24 hours pagkatapos yahandidong ipa-freeze niya sa refrigerator at patugnaw niya, paghahiyo niya o 24 hours? Wala man. Okay? Sabi ng doktor, ha? Example lang, ha? Cholesterol. Hindi yan, parasite. Cholesterol. Ang cholesterol ba ay mamatay sa pakulo? Ang cholesterol ba ay, hindi, kakaputan yung ano mo, ha? Sabi ng mga doktor, pag may sakit ka, huwag ka kakain ng baboy. Lahat ng eroplano sa mundo ngayon, hindi nag-offer ng baboy. Lahat ng ospital sa mundo ngayon, hindi nag-offer ng baboy. Bakit kaya? Kung ang baboy ay first class na pagkain, bakit sa mga ospital, sa mga eroplano, ay hindi na-offer yung baboy? Huh? Pero sabi ng Panginoon, karumaldumal. So, sabi ng doktor, ang iba hindi maniwala sa Diyos. Pero pag ang doktor na magsabi, sige, kain ka ng baboy, hindi ka na maabutan ng kasunod ng birthday mo, mahaba yung kolesterol mo, grabe yung kolesterol mo, sige, kain ka ng baboy, hindi ka na makaabot sa birthday mo, ay hindi na talaga kakain. Pagtingin pa lang sa baboy, ayaw na. Ang ibig sabihin, mas sinusunod niya ang doktor. Pag may sakit ka, ang unang sabi, may puso, sakit ka sa puso, sakit man sa puso o sakit man sa puson, sasabihin ng doktor, huwag kakain ng baboy. Ha? Susunod siya. Pero ang Diyos nagsabi, karumaldumal ang pagkain ng baboy. So, pero ang tao, may freedom of choice siya. Basta sinabi ng Diyos, siyang mananagot sa kabilang buhay. Di po ba, brother? Imagine, tingnan mo lang ang baboy, brother.
ang ugali ng baboy ay talagang baboy. Example ha, pag magalit ikaw, magalit ang tao sa atin, sabihin niya, pusa ka! Masyado. Kalabaw! Hindi. Kambing ka! Aso! Hindi. Pag sinabi, baboy ka, anak ko, parang puputok yung takay niya mo. Kahit hindi ka marunong magsuntok, feeling takyaw ka eh. Pag sinabihan ka nga, baboy ka, grabe, bakit? Grabe talaga ang baboy. Imagine, ang baboy, pag nagugutong, grabe ang baboy. Pag nagugutong, talagang halos 1 kilometer doon, marinig mo pag nagugutong ang baboy, grabe. Okay? Another thing, ang baboy, baboy talaga, bakit? Ang mga lalaki doon, yung sunoy ba, manok, pag may babae yan, mag-away yung lalaki. May kabayo, paano magpaaway ng kabayo? Magdala ng babae, dalawang lalaki, magdala ng isang babae, mag-away yun ng kabayo. Pag ginagamit yung babae niya, ipagamit sa isa, ang kabayo, may kabayo kami noon eh, yung Kristiyano pa kami, umaaway. Paano paawayin yung kabayo? Dalhin yung babae, paamuyin sa likod ng babaeng kabayo. Hindi ko lang, gumano na yung pan niya. Dalhin naman sa isang lalaking kabayo. Isa lang yung, paamuyin naman. Pag kumusog na yun, dalhin ang kabayo sa gitna. Naku, mag-aaway na yung kabayo. Yung lalaking kabayo, mag-aaway na. Bakit? Gusto siya, siya lang ang may-ari sa isang babae. Ang baboy, hindi. Pag ang kanang, ang baboy, pag ginamit ang kanyang babae, nanonood. Nanonood. So, hindi magsilos. Nanonood pa, nag-enjoy. Marami sa at, marami ngayong mga tao na ang misis niya, nag-hire siya ng lalaki, manood lang siya. Ha? Kasi important na siya, hindi na siya nag-hire. Meron sa Amerika. Ha? Wanted, ano, just to have sex with my wife. Mayroon. Oh? Baboy yun. Ugaling baboy. Ang baboy, kahit anong ipakain mo, kanyang sa purinarya, yung mga bituka dong, gagaling sa purinarya, dalhin mo, kahit ito, tapon mo sa baboy, kakainin. Yung mga pinutol na may cancer, galing sa ospital, kunin mo yun, dalhin sa baboy, kainin. Oh. At saka yung ano, yung ibak ng baboy, lahat ng hayop, ang ibak niya, iniwasan niya. Ang pusa, nililibing niya. Ang aso, inamoy-amoy, iwasan niya. Kahit tao, pag ayaw mong maapakan ng ibak mo, di ba? Ang baboy, hindi. Pag mayroong ibak ang baboy, niligid-ligiran niya doon, ginawa niyang perfume. Kala niya, yan ang ugali ng baboy. Panis, baho na, panis. Magsuka ka na, grabe. Dali mo sa baboy. First class sa baboy. Anong klase ang baboy? Ang pinakamaruming hayop, tayong tao, pinakabrait. Brait tayo. Ang pinakamarumi ang kakainin natin. Kahit masabihin natin hinuhugasan na, pero sa ngalan lang nga baboy, talagang hindi mo masisikmuray. Pag sina, ha? Oo, masarap daw. Sige lang, bahala sila. Basta sinasabi ko ang totoo ng nature ng baboy. Babuyan. Wala? Wala. Ah, karindiriya, walang babuyan. Ha? Ay, tayo, nakakain. Oo, yeah, oo. Grabe. Alhamdulillah, hindi na tayo. Ikaw, sir, sana hindi ka nakakain ng baboy. Sa, ha? Kakain ka pa, no? Pagbating sa atin. Ha? Oh, ganyan mo man ang Diyos na ayaw kang kaon. Eh, ang Diyos nang lumikha, eh. Siya nakakaalam. Ha? Sabaw. Mas grabe man ang sabaw. Bisaya, yun ka daw, eh. Di daw sa mukha o baboy, sabaw na lang. Grabe. Kauban raman na sa di, kumiinom o tuba, higop ra. Nasa sige, pangatanong kayo. Pangatanong. Ano naman?